Welcome to Winner Ka Family. Don't forget to subscribe our channel. Ngayon po, ituturo ko sa inyo, sa mga nanay dyan at magiging nanay, kung ano yung mga basic na dadalhin nyo sa hospital na mga damit, gamit ng inyong baby. So, ang ginawa ko, gumawa na ako ng isang supot na ganito. Handa na ako ng isang supot. May nakalagay na dyan na day one. Ibig sabihin, pagkapanganak ni baby sa hospital, dito ko na ilalagay. So, yung mga ilalagay ko dito, yung first na damit niya is ito. Ito na siya. Ito. Isang ganito. Isang ganyan. Sa pyjama. Mittens. Ito na rin. kaya, ito pala hindi na siya kailangan. Hindi na kailangan ng socks kasi meron na siya nito. So, ang kagandahan nito, pagkapasok mo sa loob, kahit wala siyang socks kasi ito na, close naman na yung ano niya, yung pyjama. Kaya no need pang lagyan ng socks. Ito na lang bot, ito na lang mitin. Ayan. Tapos of course, itong ano niya, bonnet tsaka yung pang-wrap sa kanya pagkalabas ito. Ito. Ayan. Yun lang, tsaka of course, yung pampers na pang-baby, lalagay ko na rin. So lahat nito, tsaka ito, ilalagay ko sa isang box. Ilalagay ko siya sa isang box na day one. Pagkalabas ni baby, alam na nila. Hindi na malilito pa yung sasama sa inyo. Kung ano yung bibigay kasi, nandito na siya lahat. Kompleto na siya. Lagay sa isang supot, bibigay na lang doon sa nurse. Doon na siya lahat. Kompleto na. So, yung ginawa ko din sa day two, ganun din sa day two na supot. Ito naman siya. Ito naman yung pang day two. Ganun din. May ganyan. May long sleeve. Kasi, syempre, pag bagong labas yung baby, ano pa yan, ilalamig pa. So, ano, dapat long sleeve pa yung gagamitin niya. Tsaka mainit. Mainit sa katawan niya to. Kalabas niya kasi para pa siyang ginawin, no? Pero, pag winter naman dyan sa inyo, pues, maganda to. Pero, pag kalabas na kasi, kahit winter or summer, kailangan pa rin niya ng mga first days sa life ni baby, kailangan niya ng long sleeve. Siguro mga, ano, 3 days siguro, ganyan, no? Para kaganyan siya pag summer. Tapos ito, ganun din yung pangalawa. Meron na rin siyang ganyan. So, ito, okay na, diba? Tapos, may ganyan. Oh. Tapos, ganun din. Ito, pare-parehas lang. Ito, yan. Meron na rin siyang bonnet. Ito, pang-wrap pa rin. Para hindi lamigin. Yan. Pang-wrap kay baby. Yan, kompleto na rin siya. Ito, day 2 naman to. Sa pangalawang araw niya sa hospital. Kailangan niya to. Day 2. So, yung day 3 niya is eto, ganun pa rin, long sleeve, pero meron naman akong extra dito na ano, na short sleeve in case na talagang mainit na mainit, pero ito pa rin yung gagamitin niya kasi syempre ilang araw pa lang si baby, kung sakali kailangan niya ng mga long sleeve, kasi ito naman pa newborn to, ang liit-liit ng size, diba? Baby pa lang si baby, pero fashionista na, ayan, may pa rin ganyan na siya, ayan, diba? Ang cute. So ito kasi open, so kailangan niya ng socks, so meron ako ditong socks in case, ayan, pang newborn din na socks, ang liliit. Ayan, yung socks niya, yung mittens, ayan, kompleto na rin siya, ayan, sama-sama, tsaka may kasamang, ano, pampers, ganyan, o. Oh. Ayan, isang box din to, ay isang plastic din yan. Para hindi naman ito yung kukuha, tsaka magpapalit kay baby, kung sakaling kapalitan siya, isang kuha na lang sa isang bag, nandun na lahat, hindi na sila maghanap na asan yung ganyan, di ba? Tapos, kailangan din magdala ng extra na swaddle. Asan naman yung isang extra? Ito, tsaka ito pala. Yung last pala, yung pang-apat pala na damit ni baby is yung going home outfit. In case, meron pang going home outfit si baby. So, ito yun. Yung going home outfit ni baby is ito siya. Pag ano, going home outfit, yung lalabas na siya ng hospital. Ito, pag lalabas na siya ng hospital, ito na yung isusuot niya. Ilalagay ko yun sa, ano, sa plastic. Nakasulat din doon, going home outfit ni baby. Ayan. Tapos, titirnuhan niya ng long sleeve na I love mom. O, di ba? Ang cute. Ayan. Ganyan. Titirnuhan mo lang siya ng ganyan. Tapos, yung bonnet niya din, katerno din niya. Magkakaterno silang lahat. Ganyan. Yan yung going home outfit ni baby. Tapos, meron pa rin siyang mittens. Ayan, close pa rin siya. Mas maganda kasi ito, eh, no? This hassle pa rin. Tapos, ito. Ayan, kompleto natin siya. Meron na rin siya nito. Ganyan. Sa isang supot pa rin yan. Okay? So, hindi na mahihirapan talaga yung magpapalit.
kasi isang bukas na lang nandun na lahat. Tapos, kailangan din natin ng extra na mga swaddle. Kailangan siguro ng tatlo. Tatlong ganito. Ayan. Malaki naman ito eh. Ayan o. O, ganyan. Bali yung mga size nitong swaddle. Ganyan lahat. Pare-pareha sila ng size. Ganyan. Ito kasi yung, ano, ako mas prefer ko yung, mas prefer kong pinili yung mga ganitong color kasi mas malinis siyang tignan. Yung mga light. Yung ganyan lang na colors. Muna, meron din naman itong mas dark ng konti. Yung gray. Pero mas gusto ko yung ganitong colors kasi mas malinis siyang tignan. Para kung sakaling may dumi, may langgam or insekto na ano, makikita mo siya agad kasi light lang yung colors na. Ayan, mas maganda yung light colors kaysa sa mga dark colors. And then, ito pa pala yung extra niya. In case na mag-extend pa sa hospital, meron siyang extra na ganito. Ayan, may extra siya. Yung minsan na lang, ganyan na siya. Ayan. Ganun pa rin, meron na rin siyang ganito. Diba? And also, para sa akin, mas maganda yung ganito, yung botones ba? Ayan. Yung binoboton lang. Yung ganito. Mas madali siya kasing ilagay. Ayan. Mas simple lang, diba? And also, may mga extra. Yung extra naman na, ano, pag in case na mainit na mainit, meron namang extra si baby na short sleeve. Hindi naman lahat puro long sleeve. Meron naman siyang extra short sleeve in case na mainit talaga yung panahon, sobrang init. Ayan, may short sleeves. Ayan. Ganyan. Ito yung sobrang pag mainit lang naman. Ayan, pag kailangan na. Hello guys! Ito na yung mga ginawa natin kanina. Ayan na siya. Nakapak na siya sa mga plastic bag. Ayan. Nandyan na yung mga, yung day one na kompleto. Yung mga, yun nga, yung long sleeve, yung pyjama, yung receiving blanket. Meron na siyang pampers sa loob. Ayan, day 1, yan, kompleto na siya. Day 2, na damit. Day 3, day 4, day 4. Tapos yung swaddle natin, tsaka yung isang extra na damit. Ayan, yung swaddle, sa loob na siya. Tsaka yung blanket. Ayan. Nakahanda na yung mga gamit ni baby, mga damit niya. Kasi pag ganyan, ano, yung, pag ganyan yung gagawin natin, mga mommies. Yung mga manganganak dyan, yung mga bagong mommy, magiging mommy. Mas maganda na yung ganito yung gawin nyo para in case kasi hindi nyo naman alam kung anong oras, kung anong araw kayo manganganak. So, dapat, nakahanda na yan. Yan, pag ganyan, nakahanda na siya, ilalagay nyo na lang siya sa bag nyo. Yan, isang bit-bit na lang. Okay na siya. Least hassle na para sa inyo, diba? Okay.